Quinto assoalho picado no social. Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay at pangyayari ay sadyang binago, pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Kapag taga-Samar ka, maraming nagsasabi na lugar na maraming mangkukulam. Matapang ang mga tao dyan. Maraming aswang ang lugar na yan. Yan ang sinasabi ng mga karamihang nakakakilala ng taga-Samar. Isa ako sa lating Samar, nakatira sa hindi gaanong liblib na lugar. Dati hindi ako naniniwala sa mga aswang, hanggang ako mismo ang nakakita sa aswang. Kinasal kami ng asawa ko sa Maynila. Nagtrabaho kasi ako doon ng 5 taon, at doon ko nakilala si Nestor. Si Nestor ay taga Bulacan. Doon na ang pamilya nila nakatira sa Bulacan, pero sa Maynila siya nagtrabaho sa pabrika. Doon na rin siya nangupahan ng boarding house dahil malayo ang biyahe pa Bulacan. 2 taon bago ako nabuntis. Masila ng unang pagbubuntis ko. Ang sabi ng doktor, hindi ako dapat magbuhat ng mabibigat ng mga bagay. Napagpasyahan namin mag-asawa na uuwi ako ng Samar. Doon ako manganganak. Dahil ayaw ko doon sa Bulacan sa pamilya ng asawa ko. Marami na kasi sila nakatira sa isang bubong. Nandun kasi ang isa niyang kapatid na may asawa na. Masikip na kami kapag doon pa ako sa kanila. Hinatid ako ni Nestor sa Samar, sa baryo namin. 2 buwan pa lang ang tiyan ko. Ang nanay at isa kong kapatid ang kasama ko sa bahay. Dahil ang tatay ko ay namayapa na nung ako'y 20 years old pa lang. 3 araw lang si Nestor sa Samar. Bumalik na siya sa Maynila dahil sa trabaho niya. Wala pa kuryente ang baryo namin. Lampara lang ang gamit ng mga tao doon. Kaya maaga kami nagluto ng pagkain dahil pagsapit ng dilim nakahiga na kami. Isang araw habang nagwawalis ako ng bakuran, may dumaan na isang matanda at binati niya ako. Sabi niya dito, "Dito ka na pala, Agnes. Kailan ka pa umuwi?" Ang sabi ko, 2 linggo pa lang, Nay. Nasaan ang asawa mo?" Sabi ko naman, "Nasa Maynila na, lumuwas na po." "Ilang buwan na yung tiyan mo?" Sabi ko naman, 2 buwan. Pagkatapos noon, umalis na siya. Si nanay ay nasa palayan na ang aking nanay, kasama ang kapatid ko. Maaga sila pumupunta sa palayan para maaga rin makauwi. Kinagabihan habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina namin, may nakita akong tao na parang may sumisilip sa kawayan. Naaninag ko may tao sa likod bahay namin. Lumabas ako kasi katatapos lang namin kumain. Nanindig ang balahibo ko nung makita ko sa bakuran namin isang nilalang na sa tingin ko puno ng balahibo ang katawan. Ang haba ng pangil at ang pula ng mga mata niya. Tinawag ko si nanay. Nanginginig ako. Tinawag ko si nanay ng malakas, "Nay, may aswang sa likod bahay natin." Agad lumabas ang nanay ko. "Saan, nak? Dali, pasok ka sa bahay agad." Nawala ang aswang agad. Hindi nakita ng nanay ko. Nanginig ako sa takot. Pinainom ako ng kapatid ko ng tubig. Sabi ng nanay ko, "Kapag buntis ang isang babae, mabango sa pang-amoy ng aswang. Abot hanggang 7 bundok, kaya palagi kang mag-iingat. Pagsapit ng dilim, kailangan nakasara na ang pinto natin at mga bintana." Nagkaedad ako ng 32, ngayon lang ako nakakita ng aswang. Ang sabi ng nanay ko, "Ganyan na kapag buntis, kaya mag-iingat ka." Ang sabi sa akin, kinaumagahan habang nagkakape kami ng kaming 3, kapatid ko at nanay ko, dumaan na naman ang matanda. Sabi ko, "Nay, sino ba yan na matanda?" Sabi ng nanay ko, "Ah, si Aling Lourdes yan, tagadulo ng baryo natin. Doon ang bahay nila." Binati na naman niya ako at nakatingin sa tiyan ko.
Pumasok siya sa bahay namin at tinimpla ng nanay ko ng kape. Nagkwentuhan sila ng nanay ko. Umalis kasi ako dahil nagwalis ako ng kwarto namin. Ang dami ko pa gagawin. Maya't maya, nagpaalam na siya. Kinagabihan habang natutulog kaming tatlo magkatabi-tabi. Magkatabi-tabi na kaming tatlo matulog dahil natakot na ako. Nipa lang kasi bahay namin, parang may bumagsak sa bubong namin na malaking bagay. Akala ko puno ng nyug na bumagsak sa bubong namin. Nagising kaming tatlo at napatingin sa bubong. Parang sinisira ang bubong namin. Tinatanggal ang bubungan namin. Natakot kaming tatlo, sabi ng nanay ko. May aswang sa bubungan natin. Pati nanay ko, takot na takot. Hindi makagalaw sa hinihigaan namin. Sabi ko, hindi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Manghingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay natin. Dahil masisira na ang bubungan natin, sumigaw kaming tatlo. Parang walang nakarinig sa amin. Sabi ko, kukuha tayo ng itak at labas tayong tatlo at doon tayo magsisigaw sa labas. Dali-dali kaming kumuha ng tig-isang itak at lumabas kami. Ang nakita ko sa bubungan namin ay yun din ang nakita ko sa likod bahay namin. Nagsisigaw kami sa labas at isang kapitbahay agad ang narinig ko. Anong nangyari sa inyo? Sabi ko, may aswang. Tinuro ko sa bubungan ng bahay namin. Sabay lipad ng aswang palipat-lipat sa mga kabahayan. Hinabol pa ng kapitbahay namin. Nawala daw madilim sa madilim na sulok. May gumagalang aswang na naman dito sa lugar natin. Ikaw siguro ang kailangan ng aswang dahil buntis ka. Sabi ng kapitbahay namin. Sa baryo natin, ang sabi ng kapitbahay namin, may gumagalang aswang dito dati pa pero nawala na lang. Ngayon bumalik na naman. Ang sabi niya, pumunta kayo bukas sa albularyo. Magpagawa ka ng pangontra ng aswang at mga maligno. Agad kaming pumunta ng nanay ko sa albularyo kinabukasan. Binigyan niya ako ng isang tila na nilalagay ko sa biwang ko. At binigyan din niya ako ng kawayan na matulis na may lason ang dulo. Ang sabi niya, kapag pinuntahan ka ulit ng aswang, tusukin mo ng kawayang ito. Umuwi na kami ng nanay ko sa bahay. Kinagabihan, daladala ko lagi ang kawayan sa tagiliran ko. Dahil kapag nakita ko siya ulit, hindi ako magdadalawang isip na tusukin siya. Mahimbing kaming natutulog ng gabing yun dahil hindi na umatake ang aswang.